Hi guys! Welcome back to my channel! Kamusta, kamusta? Welcome to Bikoy TV! Yeah, ngayong araw na to, pupunta tayo sa park! Kasi, bakasyon ngayon ng anak ko. Nagki-kindergarten na siya. At ngayon, bakasyon niya, kaya wala kaming pasok. Pupunta tayo ngayon sa park. Tara, samahan niyo ako. Touch! Wow! dumadaan tayo ngayon sa park. One. Pero, three, one. Ay, ayaw namin dito kasi maliit lang. At saka, alam niyo, napakatahimik dito. As you can see yan, walang mga masyadong mga sasakyan. Ang daming puno. Napaka presko na mga ano dito. Kasi as much as possible, gusto nila maraming puno dito sa Austria. Ayan. Ayun na. Kumusta kayo guys? Kumusta kayo? Ang tagal-tagal ko din na hindi nag-upload ng video kasi nga nag-start na ako nung pumasok sa trabaho. Tapos nawala na ako ng time. Tapos inaalagaan ko pa yung anak ko. Kaya yun, nawala na talaga akong time. Ang hirap din kasi ano, mag-balance ng time. Kaya ayun, sinacrifice ko na muna yung ano, pag-vlog. Yeah. Tapos ayun, eh ngayon, marami na tayong time. Kaya welcome back to vlog again. Yan. Ngayon pupunta tayo sa park. May naiwan jacket. Wala naman kumukuha. Ayun, yun. Pupunta tayo ngayon sa playground. Kasi si Bulinggit nag-aaya mag-playground. Ayan. Pupunta tayo habang maaga. Habang hindi pa masyado mainit. Kasi summer ngayon. Summer ngayon, kaya maganda yung weather. O, diba? Ingay lang niya. Say hello, baby. Say hello. Hello. Kaya, samahan niyo ako. Samahan niyo kami. Malapit na tayo sa park. Nandito na tayo. Dito na tayo sa park. Kaya may mga mangilan-ngilan ng tao. Wow! Gusto daw niyang mag-scooter. You cannot go up, Henry. You have to train first before you can go up. Oh, no! Yeah, that is dangerous. Just play your scooter here. That is enough. Hoopya! No, no, you're going to fall down. Just there. Just stay here. Just go round and round. Mama. Yeah. Mama. Yan, gusto niyang umakyat dito. Dito, guys. Delikado. No, you cannot go up, Henry. Just play it here. Just go down. Round, round, round. Ah, try your scooter. Oh, no. Yeah, dali na. Ayan, nag-i-scooter si Dudong. Gusto niya umakyat sa mga ramp na ganyan. Naku, delikado. Ayan. Enjoy na enjoy yan. Kapag napunta na siya sa park, ayaw na niyang umuwi. Gusto niya dito lang siya. May mga nagba-basketball. May mga nag-fitness, may mga table tennis tayo doon, may mga playground tayo dito para sa mga bata. Yan, napakasarap ng ano dito guys, kasi napaka lilim ng mga puno, ang daming mga puno. Mama! Yeah! Manabu ko! Manabu ko, Henry! Ha? You cannot go there, Henry. That you cannot go there. Yan nga guys, ang tagal nating hindi nakita kasi nga naging busy ako sa work. Yeah. Naging busy ako sa work kaya ayun, at the moment wala akong work. Pero okay lang, at least nababantayan ko yung anak ko kasi napakasakitin ng anak ko dati nung pumasok siya sa kindergarten. Nung nag-start siya sa nung
nung nag-start siya sa kindergarten, first time niyang makihalubilo sa lahat ng mga bata. Tapos, ayun, lagi na lang siya nagkakasakit. Lagi na rin akong uma-absent. Tapos, ayun, hindi, Henry, you're going to fall down, ha? Henry, that is no. Henry, no, 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 no. No going to fall down. Your scooter will fall down. Ha? Huh? You see? Teko? Oh, Henry! Your pants will get kaput. That is not a slide. Just play here. Oh my God, Henry, let's go home. No. Just play with your scooter. Oh my God. Listen, Henry. No, you listen. So guys, yun, as I was saying, napakasakitin ng anak ko, yun, lagi na lang ako nag-absent, siguro every month, dalawang beses magkasakit yung anak ko, kaya, ayun, ako na rin minsan yung nahihiya, diba, na umabsent sa trabaho, pero ano magagawa ko, diba, anak ko muna bago yung trabaho ko, tapos, after a year noong May, nagkatrabaho ako. Tapos sabi nila, alam ko naman na hindi na ako magtatagal kasi nga, nafe-feel ko na rin kasi nagre-reklamo na rin yung mga kasama ko sa trabaho na lagi na lang akong absent. Diba kapag nag-absent, diba, sila yung nahihirapan kasi naiiwan yung trabaho ko sa kanila. So, ayun, hindi na ako nabigla na sabihin nila sa akin na tinatanggal ni nila ako sa trabaho. Pero okay lang yun kasi dito naman sa Austria, kahit naman mawalan ka ng trabaho, susuportahan ka naman ng gobyerno. Hindi naman, yes! Hindi nila babayaran na 100% yung sahod mo, pero at least 80%, yan, pasasahurin ka nila hanggat hindi ka makahanap ng trabaho. Tapos, okay, lilipad daw kami sa other playground. So, ayun nga guys, ayan, nandito na kami, naglalaro si Bulinggit, yeah, naglalaro yung anak ko. Yun nga, nasa na ba ako? Oh my God, nakalimutan ko nasasabihin. Ayun nga, kahit na wala naman akong trabaho, yun, salamat sa gobyerno dito kasi kahit 80% ng dati ko sinasahod, sinasahod ko kasi ang tawag dito, ganun yung ano nila dito, yung law nila na kahit mawalan ka ng trabaho ay 80% ay ibibigay nila yung sahod mo. Basta keep na basta as long na naghahanap ka ng, alam nila naghahanap ka ng trabaho. Ayun. Pero ako ang ginawa ko ay nag-aral ako na magsalita dito yung Deutsch lernen. German lesson kasi para ma-enhance pa yung yung pagsasalita ko, di ba? Tapos ayun, at saka pagkatapos nun, ang plano ko kasi hanggang December, napakahaba, 6 months yung tinagal ng course ko. Tapos after nung course ko, gusto kong mag kumuha ulit ng course na parang caregiver, di ba? Para kumangat-angat naman, di ba? Wow! Ayun. Mas maganda na yung ganun. Tapos, Henry, bite, that is so dirty. Tapos, yun ang gagawin natin. Para, at the moment na, para habang inaalagaan ko yung anak ko, at the same time, di ba? Yun. Natututo pa ako. Kaya ayun, napaka fortunate natin kasi kahit wala tayong trabaho, 'di ba? Meron pa rin tayong kinikita kahit kaunti. Hindi katulad sa Pinas, 'di ba? Na talagang wala tayong kinikita kapag nawalan ka ng trabaho. Napakalaki na namin dito. Tapos yun, ngayon naman, habang Go fast!
Too fast? Yeah. Gusto daw niya ay mabilis. Diyos ko po, Rudy. Ako yung kinakabahan sa'yo. Kaya yun, kaya habang ngayon, at the moment, bakasyon niya, dalawang linggo. Kaya, ayun. Stay muna din tayo sa bahay. Kasi ang hirap din kapag naghanap ako ng trabaho, kunyari, tapos kaka-hire ko lang. Marami, actually, ang dami kong pinag-applyan na gusto na nila ako mag-start, mag-trabaho. Kaya lang, kapag ini-interview nila ako, sinasabi ko sa kanila na by August, bakasyon ng anak ko, walang magbabantay, kailangan kong tumigil ulit. Tapos sabi nila, kung gusto ko daw, bumalik na lang daw ako after o after ng bakasyon, tatanggapin daw nila ako. Tapos kaya lang sabi ko, ipupursu ko na lang muna yung German lesson ko. Ayun. Para mas matutuhan ko pa rin yung anak ko. So, sige guys, mas mahaba-haba na tong aking vlog. See you guys next time. Samahan niyo po ako sa aking vlog. Thank you. Don't forget to subscribe. Salamat po. Ingat. Hi guys! Welcome back to my channel! Ako po si Vikki. Kumusta kayo lahat? Namiss ko kayo guys! Hello! Kumusta? How are you? It's long time no see! I'm glad na nandito na naman ako. I hope na supportahan niyo ako. Ah, salamat! Bye!